Pagbabudget ng gobyerno, matagal ng palyado? Matuwa kami pare-pareho kasi na-discover natin na may double entry pala. Ba't sila nagagalit? Ang mas matinding panganib, dala ng sakit na TB. Nagre-recur yung TB in a more difficult form. A sagging a day keeps the doctor away? Number one ang sagging. Around 20 diseases ang magagamot niya. Yan ang mga story ang di nyo dapat palampasin. Dito lamang sa Pro. Tumitindi ang intriga sa kamera dahil sa pagkakalantad ng umano'y irregularidad sa 2008 budget, ang pinaka-importanteng batas na pinagtatalunan taon-taon. Ngayong budget season, maiisahan ba ulit si Juan? Isang kalye lang ang hinihinga namin ng pondo. Pero tila nagkaroon ng bonus na doble. Bilang Pangulo ng Senado ay hindi naman kasama ang gawa ng budget. Double entry like that is tantamount to stealing pag nanakaw. Pareho lang ang paggagastosan, mali yun. Mali yun. Baka magkaroon tayo ng flyover dyan sa C5 dahil dumoble na yung ganastos natin. Ang pita na sinasabi o Port Barrio na nilagay niya sa isang maliit na portion doon sa C5 extension. Isang kilometro niya tayo. Konting ano lang nga yun eh. Pondo. Ako'y niisin niyo eh. Kanang kapera dito. Nililiwanan ko lang. Kanina, nagmulat na ako na ako pala yun. What is important is we have ordered freedom. Higit isang linggo na ang niyayanig ang Senado ng issue tungkol sa double entry sa budget ng pondo para sa extension ng C5. Pero wala pa rin linaw kung ito ay sinadya o sinubukan lang mapalusot. Sa init ng balitaktakan, nagkakapikunan tuloy sa Senado. Those who refuse to see, no, or refuse to be enlightened, yun ang may problema. Kasi ang isip lang nila, manggugulo ito eh. I was attacking the integrity of the whole Senate. No, I did not. Ang sinabi ko lang, mayroong isang double entry tayo nakita, tingnan natin mabuti. Gusto ko lang i-correct yung masamang sistema sa pag-prepare ng budget at pag-implement ng budget. Masama ba yun? We have the power over the purse. Ilang araw din ang binilang bago tinukoy ni Senator Juan Ponce Enrile, chairman ng Senate Finance Committee, si Senate President Manny Villar bilang ninong ng isiningit na 200 milyong pondo sa proyektong C5 extension mula SLEX hanggang Sukat Road kasama ang right-of-way. May nauna ng 200 milyong pondo para sa nasabing proyekto. Patutsada ng mga kritiko, may pakinabang daw ang mga Villar sa proyekto dahil katabi nito ang pag-aaring subdivision. I simply followed the narrow trail and it led me to Pero you, di raw target ni Lacson si Villar. Sa katunayan, may itinuturo pa siyang halos 40 bilyong pisong umano'y kaduda-dudang pondo na napasok sa 2008 budget. Sa usok na naaamoy ni Lacson, walang sunog na nakikita si Budget Secretary Rolando Andaya. Walang double counting dahil hindi naman na-release o nagastos yung pangalawang 200. Nagkaroon ng dalawang pagagastosan. Krimen ba yun? There's no crime committed. Ano? Totoo yun. Kasi no harm, no foul. Pero yung ethical aspect, noong naglagay ka ng isang appropriation, na appropriated na pala. Mas malayo daw ang mararating ng ating piso kung marunong tayong mag-budget. Pero paano kung tuso ang gumagawa ng budget at maraming tukso ang proseso? Yung iba, hindi nagpa-participate sa debate kasi nakikipagbulungan na lang. Gusto kong maglagay ng 100 million kasi meron akong gustong project sa aming lalawigan, probinsya namin. Baka pwedeng ilagay mo na lang dyan. Talagang magulo ang budget process ng ating pamahalaan. Nangyayari dyan is, sige, pagbibigyan namin yung inyong priority, pagbigyan nyo kami ng aming priority. So, sa ganung paraan, sino ba talaga nagwawagi? Si Juan de la Cruz? Hindi ko lang alam. Mahaba at masalimuot ang prosesong pinagdadaanan ng taunang budget. Mula sa Malacanang, ipinapasa ito sa Kongreso para pag-aralan at aprubahan.
Sa Bicameral Conference Committee, pinaplansya ang lahat bago ipasa sa presidente para maisabatas at maimplementa. Sa pagpaplansya, pwedeng magdagdag o magbawas ang Kongreso ng pondo basta't hindi lalampas sa itinakdang halaga ng Malacanang. Congressional initiatives ang tawag dito. Power of the purse, kuno yung Kongreso. Ano? Ang totoo, ang power of the purse sa Pilipinas, nasa Malacanang din eh. Ang tawag doon, National Expenditure Program. Doon pa lang, yung mga makikisig, yung mga magagaling na mga legislators sa amin, kinakausap na yung mga budget, yung mga secretaries ng mga departments. I-clear po muna kay Presidente. Ang nahuli sa himasan o brasuhan, pwede pa rin daw makahabol sa pakiusapan. Sa mga lump sum budget o pondong wala pang maliwanag na proyekto, pwedeng humirit ang magpapakabait na mambabatas. Talagang pwedeng ipamuliti kayo. Nakakapamili ang Presidente kung kanina ibibigay. The biggest lump sum of 1.76 billion. Madali daw mamaniobra ang lump sum na pondo. Ibigay ka ng isang example. Ano? Roads along public schools. Nasaan yun? Anywhere in the Philippines, may kalsada. Kami ngang nagpasa na ng budget, hindi namin ma-determine kung saan pupunta yung 23 billion, lalo na kayong nagbabayad ng taxes. Depensa ni Secretary Andaya, hindi kapritso ang lump sum budget. Nung panahon na ginawa mo yung budget, hindi mo masabi kung saan gagamitin, specifically. So dapat bibigyan mo ng konting leeway yan na makaresponde sa mga bagay na kinakailangan. May kondisyon yan, hindi basta-basta. Prioridad pumirma para ma-aproban. So, Buwelta ni Andaya, walang pwedeng magmalinis sa mga mambabatas pagdating sa usapin ng insertions. Wala kang masasabi sa akin ngayon, mapakita, ni isang senador na walang insertion. Lalahatin ko na. Wala. Ni isa. Aminado si Lacson na gumawa siya ng amendment sa 2008 budget. There's a very thin line dividing insertion and amendment. Nilagyan ko ng 20 million pesos yung DOST. Ang amendment ko, ginawa ko on the floor. Napaka-transparent, yes, dahil naka-record eh. May minutes, may transcript, lahat. Ang karamihan daw ng insertions ay ginagawa sa mga caucus at mga closed door na pag-uusap tulad ng bicameral conferences. Nandun yung mga willing and dealing, kanya-kanyang interest, minsan maiinis ka. Kasi mas parokyal kesa sa patriotic yung mga interest na lumalabas doon. Kanya-kanya. Mr. Ben, oy, lagyan mo ako dyan sa probinsya ko ha. Sasagot yung isa, oh, pero lagyan mo rin ako sa probinsya ko. Bakit ho ba closed door ang Bicam? Ewan ko. Hindi ko alam. Dinatnan ko ng ganon. Ngayon nga, sasabihin ko, dapat hindi tayo closed door. Wala ho ba yon sa batas? Tradition. Traditionally, pagka bicameral conference, ano yan, talagang parang executive session. Is it hard to break tradition? Very hard. Kasi para kang si Don Camote na tayo ka ng tayo doon, outvoted ka naman, eh di wala rin mangyari sa pagsisigawan mo. Road leading to a schoolhouse. Kumbinsido ang dating kalihim ng National Treasury na ang milagro sa budget ay madali dahil na itatago sa dilim. Ano ang basic flaw ng system? It's the non-transparency of the Bicam Committee. Tsaka walang minutes of the meeting yan. Kaya kung halimbawa may biglang lilitaw na item, parang umerta yan. This has been going on for decades and decades. Including local projects. Kung parang tawaran lang sa palengke ang nangyayari sa proseso ng budget at may nasusuklian o nasisingil ng mali, hindi na raw katakataka. Siguro mga ilan-ilan lang kung talagang nagtatabi ng oras, talagang masinsinan yung pag-aaral. Siguro hindi natin maaasahan na yung 200 na kongresista na intindihan talaga nila yung budget process. Habang binabago daw ang mga numero sa budget, mas humihirap ang pag-aaral kung dapat ba itong palusutin o harangin. Minsan nagkakaroon ng pagsingit din sa ano, sa may insertion din sa printing mismo, no. Yun, babantayan din 'yun. Wala kang kasiguruhan na hindi mangyayari ulit. Kongreso makakasagot niyan. Yung safeguard na hindi maiimplementa yan, kahit ilagay yan dyan, kaya namin sagutin yon. Dahil meron kaming sistema nga na anuman ang pagbabago gawin ng Kongreso, talagang dumadaan ng second round yan.
na pagsusuri. Sino nagnanais ng patago at sino nagnanais? Mungkahi ni Senator Rojas, ipaalam sa publiko ang anumang pagbabago sa budget, pati na ang insertions, para makilatis ng maigi. Maaari sinunod lahat ng proseso, nagkaroon ng votation, ganito, nakaligtaan ito, hindi katulad itong 200 million pesos na ito. Dumaan ito sa buong proseso na ito, yung double entry. It might be legal but it might not, but it is certainly not right. Iba yung tama, iba yung legal. Paalala ni Briones sa lahat, lalo na sa mga nangangalaga ng kaban ng bayan. Nakakasama ng loob para sa citizens. Kung makikita natin na pwede palang magsekretuhan sila tungkol sa pera natin, sila-sila lang mag-uusap. That is not fair to the public. Because at the end of the day, that is our money. The only way is to demand it.